Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang naging match between Super Grandmaster Fabiano Caruana versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura sa ongoing Magnus Carlsen Invitational Online Rapid Tournament semi-final round na. Ayan. So inihiwalay ang match ni Magnus at ni Ding Liren, so mamayang gabi yon. At inuna ang match between Fabi and Naka. Sa mga hindi pa nakakapanood ng mga na-analyze nating games sa turneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so tingnan natin to. Fabi played e4, Naka played e5, knight f3, knight c6, bishop c4, so Gyoko Piano, bishop c5, castle, so mainline, knight f6, d3 supports the e4, and then para magkaroon ng room for development sa dark square, ganun din naman ang black with d6, c3 para mamaya may d4 break, and then b4 atakin ng dark square bishop, h6, so preventing bishop g5 annoying pin, rook e1, so development, syempre, then nag-castle lang. H3, ganun din naman sa black para ma-prevent yung coming bishop g4 pin. At dito ay nag-a5 na si Naka para ma-prevent yung b4. And then at the same time, just in case ma-attake man yung bishop, theoretical pattern ay pumupunta yung bishop doon sa a7 para may tataguan na at ma-preserve ang dark square na nagbibigay ng pressure sa f2. Ayan, and then dito ay nag-d4 na si Fabi. So gusto niya talagang alisin na yung pressure sa f2, and then magkaroon din ng good healthy center pawn. Ayan, and then dito ay nag-bishop b6. Yan ang hindi masyadong popular pattern. Usually, sumasagad yan sa bishop sa e7. So, tingnan natin kung ano laman yan. And then dito ay nag-bishop e3 si Fabi. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ibinibigay yung pawn sa e4 na libre. Pero ang ginawa ni Naka dito ay e takes d4. Ayan. So, tingnan natin. Kapag nag-knight takes e4, so dalawa ang choice dito. Pwedeng mag-d takes e5. Ang idea, magkaroon kagad ng contact sa dark square. And then, pwersado, bishop takes e3. Rook takes e3, and then knight g5, syempre kailangan umilag. And then meron daw ganito, knight takes g5, queen takes g5, and then e takes d6. Ayan, according to the strong computer engine na si Stockfish, ito ay slightly better to clear advantage, malapit-lapit sa clear advantage for white. Kasi napakaganda ng activity ng white. Yung bishop niya, may target sa f7, may pressure. Yung rook, pwedeng mag-rook leave as rook g3, atakihin ng queen. And then may pressure sa g7 din. Towards the black king, so and then knight d2 followed with knight e4, so mas maraming paparating na option sa white kumbaga. Ayan, so yan ang mangyayari pagka ganyang choice. At ito naman yung isa pa, after knight takes e4, meron din namang d5. Ayan, so dito pwersadong i-give up ng black yung isang pyesa, takes. So kung mapapansin nyo, dalawa yung nakahang. Ayan, and then dito mayroong knight takes f2, king takes f2, and then knight e7. So sacrifice, pero mamaya may paparating naman na f5. Ayan, or even g5, knight g6, hindi pa rin biro ito kahit na lamang pa ng isang pyesa ang puti. So may pagka-positional sacrifice ang bato. Pero syempre, isang pyesa pa rin yan. Yan ang mga choices. Kaya dito, nakita ni Naka yan, so nag e takes d4 na lang siya, and then c takes d4 at nag d5. Ayan, question na naman. So wala bang pinagbago yon? After e takes d4, c takes d4, bakit hindi na naman mag knight takes e4? Kasi pag nag knight takes e4, blunder na yan. Meron ng d5, ayan o. So, anong gagawin? Ika-capture na yon. Tapos, mahahang na yung magkakaroon ng discovered attack sa hanging knight sa e4. So, pag naman nag-bishop takes e3, rook takes e3, wala na, dalawa na uli hang. Tendency niya, tatapyas na dito, king takes f2, and then knight e7. Yun nga lang, wala nang pawn yung black dito sa e5. Yung nakita natin kanina na nag-knight takes f2 yung black. So, mas maganda yung may e5 para may f5. May massive pawn march pa rin na po pwedeng gawin. Ayan, so dito, mas binabuti na lang ni Naka na mag d5. Ayan, so, e takes d5 and then knight e7. So good choice para ma-exchange yung pawn sa d5 and then magkaroon ng isolated pawn si Fabi sa d4. So ang ganda ng naging strategic idea ni Naka. So dito nag-knight e takes d5, queen d2, so connects the rook para development lang. So simpleng ganyan pero malakas yan. Knight takes e3, rook takes e3, c6, syempre para makontrol yung d5. Rook d1, ayan, so preparing to D5 mamaya. Pero alisin muna tong tore kasi naka-under threat eh. Kasi ganun po ang usually pattern sa may isolated pawn. Kailangan i-break yan. Hindi dapat paabuti ng endgame. Otherwise, magiging yan. Dalahin hanggang huli. Pero ginagamit yan sa middle game para magkaroon ng strong attack. Then dito ay kaagad-agad binarahan ni Naka. So, in-capture na. Siyempre, threat na rin yung rook. May tempo na rin. C takes D5. Bishop B3. Then nag-bishop F5. Then nag-knight e5, syempre, maximum activity ng knight. And then, nakikita ko dito, may mga rook g3. Yan, may mga threats sa queen takes h6. a4, inatake.
Bishop C2 syempre, Bishop takes C2, Queen takes C2, and then Bishop C7. So so ayaw papormahin ni Naka kasi alam niya yung mga paparating na Rook G3. Kapag nakabuelo ng ganun ng white dito sa ganitong tema, napakahirap nun. So Rook DE1, Bishop takes E5, Rook takes E5, then Queen D6. So still slightly better pa rin sa white kasi naunahan ni Fabi ng strong control sa E-file. Ayan, and then meron kagad threat sa weak pawn sa D5. Ayan, and then dito ay nag-A3 muna. So ma-fix muna, wag makarating yung black pawn sa A3 as pawn wedge. Iba na yun eh, kapag nandyan na yung pawn, ako may mga gulo-gulo na yun mamaya. Queen C6, so talagang hanggang dulo ay pinaparamdam ni Naka na exchange-exchange na kasi lugi siya eh. Mas stretch up ang white. Mas mayroong mukhang umaatake ang white kaya sinisimplify niya para malis ang pressure. Then Queen D1, ayaw, syempre, umaatake dito white eh. Rook AE8, ayan. So, ganun po ang principle. Kapag naramdaman yung kayo inaatake, simplify nyo. Alright, then dito ay nag-Rook 1 E3, Rook takes E5, and then nag-D takes E5. So, nag-change plan. Akala ko mag-Rook takes. And then, ito naman yung hinighlight yung weak pawn sa D5. Marahil, pipilahan niya yan mamaya. Rook E8, yun nga lang, hindi makapila kasi may pressure na kagad. Nakahang na kagad yung pawn sa E5. Queen D2 angat lang. Rook C8, ayan. So, equal na equal ang pawn. Tabla-tabla lang ang posisyon. King H2, prophylactic move para just in case chumik, wala nang tempo mamaya sa baba. Queen E6, ayan o, islog-islogan. Ito na naman, ito na naman yung mga binibili dyan. Yan yung mga simple-simpleng kunat na yan. Pagka ikaw ay medyo sala-sala ang tira mo dyan, bibigay ka pa. Then dito, Rook C4, Rook E2, B5. Pero gumanda na rin ang posisyon ni Naka. B3, at dito ay may ginawang interesting move si Naka. Simplifying move siya pero ang ganda eh. Medyo kakaiba siya. So, bigay ko sa inyo, ano kaya yung interesting move na yun na ginawa ni Naka? You can pause the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na uli. Start! Maraming maraming salamat. Ang interesting move na ibinato ay Rook E4. Ang kulit ng tira eh. Oh. Parang medyo may mga lito-lito pa eh. So, dito, nag-Rook takes E4 si Fabi, D takes E4, Queen takes B5, then Queen takes B3. Sakto pa rin pala. Ang galing. Then nag-queen E8 check, syempre hindi pwedeng capture yan. Pag kinapture yan, hindi na mahahabol yan. So king H7, queen D7, ideally, ayun na. Pinipinana sa queen F5 check. Ayan. And then queen C8. So parang nagbabadya na rin ng tabla. E3, ayan, baka mamaya mahalaw pa yung pawn na yan. In-exchange na ni Naka. F takes E3, queen takes E3, at hinayaan na talaga ni Naka na chumik check. 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 At check. So, threefold repetition of moves. Tabla. Okay, so yan ang mainit na nangyari sa first game ni Fabi at ni Naka. So, sa simula, medyo parang ang ganda ng position ni Fabi, pero bandang huli, ang galing mag-neutralize at dumipensa ni Naka. So, talagang tabla talaga ang kinauwian. Okay, maraming maraming salamat sa inyo. Sana natuto kayo ng technique at nadagdagan na naman ang inyong knowledge sa game na ito. At kung kayo ay may natutunan, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay man-notify kaagad kayo. Okay, so ngayon naman ay sasagot na natin ang puzzle na iniwan natin sa video number 228 sa laban ni World Chess Champion Magnus Carlsen versus MVL. Dito pa rin sa turneyong ito, game number 3. So ito yung puzzle na yon. Ayan. So ito yon. Kung matatandaan nyo, it's white to play. Lahat ba nakatamang sagot dito? So ang best move dito ay queen B4. Pang sugswangan lang. Ayan. At ang pinaka the best sa depensa na dapat gawin ng black dito ay queen H1. Sa dulo na, compare it sa D5, F3, and then G2. Siyempre, hindi pwede sa E4. Natapyasin lang yan. Libreng-libre. Ayan. So dito, kapag nag-queen H1, ito naman ang laman yan. May queen A3 check, king B6, queen B2 check, and then ilag dito sa A6, queen A2 check, tempo, king B6, at mayroong queen B1 check. Ayan o. So, considered as sacrifice na kapag kinapture, tapyas din ang queen na yan dahil may queen promotion check, and then kain ang queen the next move. So, white wins. So, balik tayo after queen H1. Ayan. So, nandito na tayo sa queen B2 pala. Check. So, ang tanong dito, papaano naman kung tumakbo sa C7, mayroon naman ganito. Queen H2 sacrifice. So, obligado, capture na yan. Takes and then promote na naman ang queen, tagpas ang queen sa likod. Okay, yan ang laman yan. So, ngayon, kapag hindi kasi sa H1 nagpunta after queen B4, halimbawa, kung queen F3 lang, nagpaganyan-ganyan lang, ang bilis ng laban. Queen A4 check, king B6, queen B3, huli ka!
O diba, sabi nila, huli ka, Balbon. Okay. Kapag naman nagpunta sa G2, ganun pa rin ang konsepto. O, Queen G2. Ito pa rin naman, Queen A3. Ayan o, mas mabilis. King B6 and then dito. Pag kinapture, sa pool na naman. Okay, so yan ang pinakatamang way para manalo ang white. Okay, so marami rin namang tumama eh. Nakita ko. Okay, so bago ako mag-shoutout uli, ay magbibigay ako ng panibagong puzzle sa video na ito. Para nag-a-analyze kayo habang nag-shout ako. So ito yung bago nating puzzle. Ayan, so it's white to play. Okay, so hanapin nyo uli yung pinaka-the best idea na pwedeng i-apply dito ng white. Yung talagang pampuwersahan at walang assuming move. Pakitama ang inyong notation para 100% tama ang inyong solution. Okay, so ngayon ay mag-shout na ako habang nag-a-analyze kayo. Binabati natin sila James Angelo, John Archie Perez, Yuzel Mancol, Romel Murillo ng Dasmariñas, Cavite, Mac Agustin YT, Bricks M. Sale, Justin Galiaza, Zaina De La Torre, DS Spellbinder 27, John Lemuel Baguio, Ray Jr. Renada, Alex M531, Roderick Pascual, Bernardita Penafiel, Ryan Torrevillas, Danny Labadlabad ng Rosario, Cavite, Knight Rider Zay, Jonel Benosa, Harry Suarez, Arnold Navarro, Oscar ng Surigao del Sur, Jamie Liva ng South Cotabato, JJ Versosa, Alan Ray Lopez, Francisco Capina, Darwin Calderon, Rovi Tanjoko, Leonard Daharan, Jeanette Garcia, at kay Aldave Joy Galico. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.